And let this be a promise among the stars. We will be, follow me po, we will be brilliant stars. Amidst the darkness. So we can inspire dreamers and lovers. Be beacons of navigation and direction. And when the time comes, we are called to finally embrace the earth. Let us fall in a blaze of glory. Like shooting stars. And grant a fervent wish. On our way down to earth. Or perhaps, guide some wise men to their salvation. Allow our mortal shell to rise from the impact crater and be turned into an amulet or forged into a sword that will be wielded by the righteous and strike fear among those who strive in darkness. Mabuhay po kabataang Pilipino! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Marcos is not a hero! Let's vote in! Hello, ay. Woo! Kung nakikita nyo lang po yung itsura ninyo at kung gaano kaganda ng ilaw na dala-dala nating lahat, sobrang ganda po at salamat sa ating lahat. Mabuhay po tayo lahat! Palapakan natin ating mga sarili! Woo! Woo! Tell me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Tell me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Oh, ang galing natin, di ba? Okay, itong ating next performer, Paeng. Actually, ano na siya talaga, isa, kumbaga, isa sa mga naunang lumaban noong panahon ng martial law. Kung iisipin natin, ang kasagsagan siyempre ng martial law, late 70s, right? Mm-hmm, right? So habang napakasikat nung banda nila nung panahon na to, isa siya sa mga unang nagsalita laban sa dikadoryang Marcos. Kaya mula noon hanggang ngayon, lumalaban pa rin siya. Makikita mo pa rin yung pagmamahal niya sa bayan at yung paghanga niya sa mga kabataan ngayon na nandito na tinutuloy yung laban na inumpisahan ng henerasyon nila. Kaya palapakan natin ang mga kabataan ngayon. So, Paeng, let's introduce everyone, let's all welcome Mr. Jim Paredes! Okay ba kayo yan? Lahat kayo sumigaw, gusto ko malaman kung gaano kayo karami. 1, 2, 3! Okay. I want to sing a song na malamang inawit ng mga magulang nyo sa inyo. Kasi yung mga nagpunta rin sa EDSA 30 years ago, that was my generation. And I wrote this song even before we went to EDSA. Sinulat ko to nasa 1981. Kaya lahat ng mga napanganak noon, baka narinig na itong song na to. Gawin na lang natin sing along, okay lang? Karaoke style, okay lang? Okay, music please. Pakilakas. Lakas pa. Alam niyo to? Pati dito, kami pa kayo, ha? Patapatak at patak maraming
yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang bumunting para isolahan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala ang wala. Makinig ka na lang. Makinig ka na lang. Sabay-sabay. Ilan ang may puting buhok dito? Lahat ng maputing buhok, kumalakpak! I would like to call in some friends, mga kaibigan. Please, si Becky Demetilio, hindi dito. Mga kaibigan, 30 years ago, nandito kami sa EDSA. Kumanta kami, no? And we made a song. We made a song. Ngayon nagsasama-sama tayo dito. Wala na tayong kulay, itim na lang ang kulay natin. At ito yung aming contribution sa history noon. At nais po naming awitin sabay-sabay para sa inyo. Kami yung old warriors, we are passing the torch to you. Sana ituloy nyo. At nais ko rin tawagin yung aking apo na nandito na gusto raw kumanta. Okay. Okay. Mga kaibigan, kung alam niyo yung letra, sabay-sabay po tayo. Wala na po dito yung mga original singers nito. Kaya ang gagawin namin, aawitin namin kasabay ng recording na lang, no?
Kaya sana sabay-sabay tayong lahat. Ito mga kaibigan, samahang gatong puti, di ba? Sabay-sabay sana. Medyo maaga kami mga kapatid ko, in-interview ako ng isang TV. Ang sabi sa akin, ma'am, controversial yung ginawa niyo. Sabi ko, controversial?
Bakit? Controversial bang manindigan? Ano ba ang nangyayari sa ating mundo? Akala ko controversial ang pumatay. Controversial ang magnakaw. Controversial ang hindi gumagalang sa babae. Ngunit ano ang nakikita natin ngayon? Ang sinungaling, yun ang totoo. Yung hindi bayani, nilibing sa libingan ng mga bayani. Sa totoo, ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Lalo na sa kabataan. That's true. Lalo na sa kabataan. Yung mga kapwa kong historiador, mga kaibigan, umaasa sila na sana manatili ako sa komisyon dahil gusto nila ipagtanggol at guardyahin ko ang ating kasaysayan. Alam nyo naman, hindi natin alam kung sino yung uupo doon at kung anong uring pag-aaral ang gagawin. Ngunit nung nakita ko yung ginagawa, lalo na ng mga kabataan, sa bawat salita ninyo, sa bawat pagbigkas, lagi kong nadidinig itong salita, huwag natin kalimutan ng ating kasaysayan. Yun ang nakakataba ninyo. Huwag natin kalikuran ng ating kasaysayan. Yun tayo. At yan ang nangyayari sa isang society, isang lipunan na hindi nag-aaral, na hindi alam ang kanyang lipunan, ang kanyang kasaysayan talagang nagkakagulo. Kaya ang inaasahan ko, kayong mga kabataan, siyempre natutuwa din ako, meron din akong nakikitang mga senior citizen katulad ko. Salamat sa mga medyo may edad, may kasama pa ako. Pero ang inaasahan ko sa kabataan, let's know our history. Let's take it seriously. You know, meron akong sasabihin sa inyo mga bata, handa-daya ninyo. Ako nagtuturo ng kasaysayan sa UP Diliman. Ah, yes! At although 5 taon na hindi nagtuturo, babalik na ako. Ang napansin ko, noon, ang pinakaayaw na subject ng estudyante, history. Oh yes, wow, don't lie to me. I'm a professor, I know. Ang pinakaayaw, kukunin lang ang history kasi required sa general education. Ah, aminin nyo. Ay, huwag kayo magsisinungaling sa akin. Ha? Pero nakita ko sa inyo, pambihira talaga. Inilibing lang si Marco sa libingan. Aba, alam na natin lahat ang ating kasaysayan. Okay yan. Yan ang gusto natin. Ituloy natin ang ating pag-uunawa sa ating kasaysayan. Yung ginawa ng Supreme Court, para sa akin, wag na natin masyadong pansinin yan. Kasi ganito lang ang sinabi ng Supreme Court eh. Kung gusto mong ilibing siya doon, pwede. Pero remember, ang pwede, hindi yan pareho sa dapat. Okay? Iba ang dapat sa pwede. Okay? Kayo, pwede kayong mag-asawa, pero dapat? Pwede kayo migrate sa ibang bansa, pero dapat? Okay, sabi ng Supreme Court, pwede.
at least siyam sa kanila nagsabi, base sa kanilang pagbasa sa batas, pwede. Pero ang tanong ko, dapat ba? Oh, alam naman natin ang sagot eh. Yung isa lang matigas ng ulo doon ang ayaw makinig. Palagay ko, masyado siyang nakakapit sa mga kaalyado niyang nagnanais bumalik sa kapangyarihan. Na hindi naman nating papayagan. Hindi nating papayagan. Ni isang retaso ng diktadura, hindi tayo papayag na bumalik dito sa ating bayan. Kaya, mga kababayan, never again talaga, mga kababayan, ako'y nagpapasalamat sa inyo at umaasa ako na itutuloy natin ang ating mga pagkilos. Meron akong nakakausap na ibang mga historiador at mga social scientist. Handa po kaming umikot sa mga paaralan. Okay, yes. Ituloy natin ito. Umikot tayo hindi lamang sa mga paaralan, sa mga komunidad, sa mga tahanan, sa mga lugar ng empleo at trabaho. Gamitin natin ang bawat espasyo dito sa ating bansa upang lalong talakayin at maunawaan ang nangyari sa atin nang hindi ito maulit-ulit. Marami pong salamat sa inyo. Muli, palakpakan natin former chair ng NHCB, Maris Jogno. Ang bagong rockstar natin, di ba? Yan ang paninindigan! Woo! Okay, mananawagan lang tayo, Paeng. Kasi may mga kasamahan tayo sa dulo. Okay? Please po, isaayos rin lang po natin